Dinarayo rin ang probinsya ng Aurora dahil sa mga ganda nitong alon na perfect para sa surfing. Patunay dyan ang pag-host nito ng World Surfing League Baler International Pro na ayon sa Tourism Department, malaking bagay para mapalakas ang surfing sport sa bansa. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Birthplace of Philippine Surfing. Ito na ngayon ang tawag sa Baler Aurora kasunod na may isibatas ang pagkilala dito. Hindi lang dahil sa magagandang alon nito, kundi sa matagal na kasaysayan ng surfing sa lugar. May pagmamalaki ang likas na yamang ito. Patunay dyan ang pag-host nito ng World Surfing League Baler International Pro na malaking bagay para sa local surfers. It's gonna benefit more for especially the tourism of Baler, seeing this kind of competition from here in Baler. So I think it's a big factor for us having international competitions. Show the world what Baler has and can offer the, you know, surfers all around the world. Malaking oportunidad ito para sa Department of Tourism para palakasin pa ang sports tourism. I think the local government has been so delighted, no, to put it up front as a tourism offering, no, for those who would really like to experience Baler, not just a natural wonder, no, but also a hub, no, for sports, specifically for surfing as well as skateboarding. Patuloy din ang infrastructure improvement para makahikayat pa ng mga turista. Malaki ang tulong ng alon ng Baler sa surfing school ni Jason. Ramdam niya ang benepisyo ng pagdaraos ng WSL sa kanilang lugar. Ang alon, sir, yan ang bumubuhay sa amin sa Baler. Kasi kung walang alon, wala kaming panturo, wala magpapaturo sa amin. Kaya ang laking bagay na may mga alon dito. Isa yan sa nagiging kabuhayan dito sa Baler. Kaugnay nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagtuturo nila sa mga nais ng surfing experience sa Baler. Lagi ka lang may kinig sa instructor kasi gagad ka lagi niyan. Saka hindi ka pababayaan ng mga instructor. Eh, number one, balance. Tapos sumunod dyan, braso pag paddle. Dapat pagpupunta kayo dito, try mo talaga mag-surf. Hindi mo kumpletong pagbabaler pag walang surf. Bagamat mas kakaunti pa rin ang pumupunta kumpara noong pre-pandemic, umaasa sila na ngayong darating na summer, dadami ang kanilang mga parokyano. Layo ng DOT Region 3 na ma-maximize pa ito at magkaroon pa na pagpipilian ang mga bibisita sa lugar, kahit hindi surfing season. More and more options to stay and kasi iba-iba naman ang mga preferences, no, ng turista, no. There are those who would just like to come here in Baler and just experience the waves, no, for reflection. There are those who also would like to explore on Baler as a sports destination. I think the more products that you can offer, the better. So, kasabay na dito ang pag-alam sa kasaysayan at kultura na meron ng Baler at magiging lalawigan ng Aurora. Hindi maikakaila ang malaking tulong na hatid ng turismo sa isang lugar, tulad na lang dito sa Central Luzon na maraming lugar na maipagmamalaki. Kaya ang patuloy na pagpapayabong nito ay kabuhayan at trabaho sa mga komunidad na nakakasakop o malapit dito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.